Nagsisimula ang pelikula sa isang lalaki na nagngangalang Jimmy. Ibinigay ni Jimmy ang USB drive sa kanyang asawa, at nakuha ni Jimmy ang USB drive na ito mula sa isang masamang mafia gang. Napagtanto na ang mga bagay ay naging delikado na, sinabi ni Jimmy sa kanyang asawa na dalhin ang kanilang anak sa lugar ng kanyang ama. Plano ni Jimmy na manatili sa kanyang lumang bahay ng ilang sandali hanggang sa maayos ang lahat. Pagkatapos ay ginigising ng kanyang asawa ang kanilang anak na babae upang magtungo sa bahay ng kanyang lolo. Sa sumunod na eksena, nakita namin ang isang boss ng mafia na nagngangalang Donnie na talagang galit na galit. Ang kanyang USB drive ay ninakaw ni Jimmy, at hindi siya natutuwa tungkol dito. Sinabi ni Donnie sa kanyang mga kasamahan na hanapin si Jimmy at ibalik ang device na iyon. Makalipas ang ilang oras nang papunta na si Jimmy sa kanyang lumang bahay, ngunit naghihintay na doon ang mga tauhan ni Donnie para hulihin siya. Sa umaga, nagpa siya ang asawa ni Jimmy na huwag pumunta, at ang kanilang anak na babae lamang ang pumupunta sa lugar ng kanyang lolo. Ngunit sa pagtalikod niya, bigla niyang nakaharap ang ilan sa mga tauhan ni Donnie. Samantala, nakarating na rin sa wakas ang anak ni Jimmy na si Sarah sa lugar ng kanyang lolo. Ngunit pagdating niya doon, hindi niya ito mahanap noong una. Pagkatapos ng kaunting paghahanap, nakakita siya ng isang tao, isang matandang lalaki na nagngangalang Matt na natutulog. Si Matt pala ay lolo ni Sarah, ngunit hindi niya ito nakilala. Ipinakita sa kanya ni Sarah ang isang larawan ng kanyang mga magulang, at doon napagtanto ni Matt na siya ang kanyang apo. Niyaya ni Matt si Sarah na magpahinga at nag-alok ng pagkain at inumin. Nagtaka si Sarah kung bakit hindi binisita ni Matt ang kanyang pamilya. Ipinaliwanag ni Matt na hindi siya gusto ng kanyang ina mula nang mamatay ang kanyang lola 15 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Sarah na hindi makakapunta ang kanyang mga magulang dahil may mga problema sila. Nalaman niya ito nang biglang sinabihan siya ng kanyang ina na siya lang muna ang mag-isa na pupunta sa kanyang lolo, at sa airport, may mga sumusunod sa kanila. Darating daw ang mama niya kinabukasan. Lumipat ang eksena kay Donnie, na abala sa pagpapahirap sa ina ni Sarah. Siya ay walang humpay sa pagtatanong kung saan nila itinago ang kanyang USB drive. Pagkatapos ng matinding pagpapahirap, sa wakas ay ibinunyag ng nanay ni Sarah na ang hinahanap nila ay hawak na ng kanyang anak at nananatili na siya ngayon sa kanyang lolo. Nang malaman ito, inutusan ni Donnie ang dalawa sa kanyang nangungunang mga tauhan upang hanapin ang USB drive, at isinama nila ang nanay ni Sarah. Bago sila umalis, binalaan ni Donnie si Sarah kung malaman niya itong nagsisinungaling o magtraidor sa kanila, hindi siya magdadalawang isip na patayin si Jimmy. Hindi nagtagal, dumating ang nanay ni Sarah at ang mga tauhan ni Donnie sa bahay ni Matt. Sinubukan ng isa sa mga kasamahan ni Donnie na sumilip ngunit walang tao sa bahay. Hindi nila alam, nasa labas si Sarah at ang kanyang lolo na si Matt na kumakain. Kinuha ni Sarah ang pagkakataong ito para tanungin kung bakit labis na nagalit ang kanyang ina kay Matt. Ipinaliwanag ni Matt na dati, bihira siyang umuwi ng bahay, kaya naisip ng nanay ni Sarah na si Matt ay isang irresponsibleng ama, kahit napalihim siyang nagtatrabaho sa gobyerno noon. Pagkatapos ng kanilang mahabang pag-uusap, umuwi si Matt at Sarah. Nagulat sila nang makita ni Matt ang ina ni Sarah na may kasamang dalawang estranghero. Hiniling niya kay Sarah na manatili sa kotse habang pinuntahan niya sila ng magalang sa pag-aakalang baka mga turista sila. Gayunpaman, ang isa sa mga tauhan ni Donnie ay biglang naglabas ng baril at hiniling na malaman kung nasaan ang USB drive. Kailangang labanan siya ni Matt. Sa kanilang paglalaban, napatay ang isa sa mga kanang kamay ni Donnie habang ang isa naman ay nakatakas gamit ang kotse ni Matt. Hindi namaalaya na nagtatago si Sarah sa loob. Pagkatapos, sinubukan ni Matt na pakalmayin ang kanyang anak. Gustong sabihin ng nanay ni Sarah ang buong kwento. Sa loob ng bahay ay kinuha ng nanay ni Sarah, na kilala bilang si Ashley, ang USB drive mula sa school bag ni Sarah. Ipinaliwanag niya na ang kanyang asawa ay dating nagtatrabaho kay Donnie, isang malupit na mafia boss. Gusto niyang huminto sa trabaho, ngunit pinagbantaan ni Donnie ang kanilang pamilya. Isang araw, nagawa ni Jimmy na nakawin ang isang USB drive na naglalaman ng mga kriminal na lihim ni Donnie. Samantala, kasama ni Sarah ang kanang kamay ni Donnie na si Bobo. Tinanong ni Bobo kung alam ni Sarah kung nasaan ang nawawalang USB drive. Naisip ni Sarah na maaaring ito ang itinago ng kanyang ina sa kanyang school bag na nasa bahay ni Matt ngayon. Tinangka ni Bobo na makipag-ugnayan kay Donnie para iulat ang nabigong misyon at ang pagkamatay ng kanyang kasamahan sa kamay ni Matt.
Si Donnie, nang marinig ito, ay nagalit at nagpa siya na magpadala ng higit pa sa kanyang mga tauhan upang tulungan si Bobo. Lumipat ang eksena sa isang hotel kung saan tumutuloy sina Matt at Ashley, sinusubukang alamin ang kanilang mga susunod na hakbang habang nananatiling ligtas. Pumunta si Matt sa balkonahe at nakipag-ugnayan sa kanyang kasamahan sa CIA, ang pinuno ng CIA. Ipinaliwanag ni Matt na ang kanyang pamilya ay tina-target ng isang mafia boss na nagngangalang Donnie at gusto niyang malaman ang higit patungkol sa background ni Donnie at kung gaano siya kadelikado. Nangako ang CIA chief na magbibigay ng karagdagang impormasyon mamaya. Pagbalik sa hotel room, nagulat sila nang makitang nandoon din si Bobo. Tiniyak ni Bobo kay Sarah na huwag mag-alala hanggat wala itong ginagawang kahina-hinala. Makalipas ang halos 30 minuto, dumating sa hotel ang tatlong tauhan ni Donnie para salubungin si Bobo na nandoon na. Hindi sinasadyang nakasalubong nila si Ashley, napapalabas para kumuha ng kape. Nagmamadaling bumalik si Ashley sa loob at sinabihan ang kanyang ama na naroon ang mga tauhan ni Donnie sa labas. Si Matt, mabilis na tumayo, ay sinabihan si Ashley na buksan at isara ang pinto ng mabilis. Sa takdang panahon, hinarap ni Matt ang isa sa mga tauhan ni Donnie. Sa susunod na eksena, inutusan ni Matt si Ashley na bumaba gamit ang isang lubid bago pa man puwersahang pumasok sa silid ang iba pang mga tauhan ni Donnie sa pamamagitan ng pagsira sa pinto. Habang bumababa si Ashley, napagtanto nilang nasira na ang pinto. Kinailangan ni Matt na labanan ang mga nanghihimasok habang nakahawak sa lubid. Maya-maya, nagmamadaling tumakas sina Matt at Ashley sa hotel. Samantala, si Bobo, nalalabas sana para bumili ng kape, ay nabigla nang matuklasan na ang kanyang mga kasamahan ay patay na. Dali-dali niyang siniyasat ang balkonahe ng hotel at nakita niya sina Matt at Ashley, napapaalis na ng hotel. Agad na nakipag-ugnayan si Bobo kay Donnie para iulat na namatay ang mga lalaking ipinadala ni Donnie para tulungan siya. Nang malaman ni Donnie ang balitang ito, lalong nagalit si Donnie at gumawa ng plano para personal na makialam sa mga natitira niyang nasasakupan. Lumipat ang eksena sa pagbisita ni Matt at Ashley sa isa sa mga matandang kaibigan ni Matt na nagkataon na dating eksperto sa Special Forces na may kadalubhasaan sa paghawak ng mga bomba. Hiniling ni Matt sa kanyang kaibigan na i-access ang nilalaman ng USB drive na nasa kanya. Sa pag-inspeksyon, natuklasan nila na naglalaman ito ng malaking ebidensya ng mga kriminal na gawain ni Donnie. Kasunod nito, sinubukan ni Matt na makipag-ugnayan muli sa pinuno ng CIA upang makakuha ng impormasyon kung gaano talaga kadelikado si Donnie. Ipinaliwanag ng pinuno ng CIA na ang grupo ni Donnie ay isang mahusay na organisadong kriminal na sindikato na sangkot sa iba't ibang mga ilegal na aktibidad tulad ng pangangalakal ng droga, human trafficking, at pagbenta ng mga ilegal na armas. Gayunpaman, may higit pang mas delikado maliban kay Donnie dahil si Donnie ay may isang napakadelikadong superior na nagngangalang Hector Garcia. Makikita natin si Hector sa isang mainit na diskusyon sa isa sa kanyang mga empleyado at inutusan niya ang empleyado na magtungo sa dalampasigan. Sa kasamaang palad, ang empleyadong ito ay gumawa ng isang maliit na pagkakamali na humantong sa pag-iyak, at si Hector, sa kanyang galit, ay nagbanta na sasaktan ang asawa ng empleyado. Hindi nagtagal, si Donnie at ang kanyang mga tauhan ay nakarating sa isla upang bawiin ang kanilang USB drive bago ilunsad ang kanilang pag-atake. Nakatanggap ng tip si Donnie tungkol sa kinaroroonan ni Matt at Ashley. Nakipagkita siya kay Bobo at inutusan siyang patayin si Sarah. Bagamat noong una ay may pag-alinlangan si Bobo, hindi interesado si Donnie na makarinig ng anumang mga dahilan. Si Donnie, kasama ang kanyang mga tauhan, ay lumapit sa barko kung saan naroon si Matt at ang iba pa. Hinimok ni Donnie ang kanyang mga tauhan na manatiling mapagbantay dahil hindi sila nakikipaglaban sa isang ordinaryong individual dahil nilalabanan nila ang isang tao na dating miyembro ng Special Forces na dalubhasa sa pakikipaglaban. Ang pinagmulan ng mahalagang impormasyong ito ay walang iba kundi si Hector na nakipagtulungan sa Deputy Director ng CIA. Pagbalik kay Matt at sa grupo, alam na nila ang napipintong panganib sa labas. Upang matiyak ang kaligtasan, nagpa siya silang panatilihing ligtas si Ashley sa isang silid na nakasakay sa barko, na nagtuturo sa kanya na huwag umalis hanggang sa magiging ligtas na ang paligid. Di nagtagal pagkatapos noon, sinubukan ng tauhan ni Donnie na maghagis ng granada sa barko, ngunit ang pagsabog ng granada ay nagdulot ng pagtagas ng tubig sa gilid ng barko. Kaya, natarante si Ashley at humingi ng tulong, ngunit parang walang nakarinig sa kanya.
Sa likod nito, tahimik na sinimulan ni Matt at ng kanyang kaibigan na isa-isang alisin ang mga tauhan ni Danny. Samantala, isinasamo ni Bobo si Sarah sa isang lokasyon kung saan doon niya dapat papatayin si Sarah. Gayunpaman, nang malapit nang maging marahas ang mga bagay, buong tapang na lumaban si Sarah at nagawang makatakas. Pagbalik kay Matt at sa kanyang kaibigan, nakita nilang na-corner sila ng mga tauhan ni Danny. Sa kabutihang palad, lumitaw si Sarah sa eksena hindi nagtagal na humantong sa isang matinding shootout sa pagitan ng magkasalungat na puwersa. Sa kasamaang palad, sa panahon ng pagsubok na ito, ang kaibigan ni Matt ay nabaril. Nang marinig ni Sarah ang sigaw ng kanyang ina, nagmamadali siyang buksan ang pinto ng barko. Samantala, papalapit na si Bobo, handang saktan si Sarah. Gayunpaman, nang mabuksan ni Sarah ang pinto, pinaputok ni Ashley ang kanyang baril, sa huli ay pinabagsak si Bobo. Sabay silang lahat na umalis sa barko, kasama ang kaibigan ni Matt na nakakagulat na buhay pa. Gayunpaman, panandalian lang ang kanilang ginhawa nang biglang sumulpot si Danny at binaril ang kaibigan ni Matt. Pagkatapos, pinilit niya sina Ashley at Sarah na sumama sa kanya. Sa kabilang banda, nakikipaglaban pa rin si Matt sa mga tauhan ni Danny. Pagkatapos, napansin niya na ang kanyang anak at apo ay dinadala ni Danny. Makalipas ang 30 minuto, sumugod si Matt sa ospital upang iligtas ang kanyang nasugatan na kaibigan habang nakikipag-ugnayan din sa CIA chief. Ipinaalam sa kanila ni Matt na dinala ni Danny ang kanyang pamilya ngunit hindi niya alam kung saan. Iniisip ng CIA chief na maaaring dinala sila ni Danny sa tirahan ni Hector. Lingid sa kanilang kaalaman, ang kanilang pag-uusap ay binabantayan ng deputy head ng CIA na nakikipagsabuatan sa grupo ni Hector. Sa paglipat pabalik kay Matt, sa wakas ay dumating siya sa ospital at mabilis na tinawag ang mga medics upang gamutin ang kanyang nasugatan na kaibigan. Kinagabihan, lumipat ang eksena sa bahay ni Hector. Nandoon nga si Ashley at ang kanyang anak at hindi nagtagal si Hector na mismo ang pumasok sa silid. Nag-propose si Hector ng deal kay Matt, papakawalan niya sina Ashley at Sarah kung ibibigay ni Matt ang USB drive na mayroon siya. Gayunpaman, kung tumanggi siya, nagbanta si Hector na sasaktan sina Ashley at Sarah. Sa bakuran ng bahay ni Hector, naka-alerto ang kanyang mga tauhan, umaasang maglulunsad ng pag-atake si Matt. Gaya ng inaasahan, hindi kalayuan sa tirahan ni Hector, naghahanda na si Matt sa kanyang mga armas. Makalipas ang ilang minuto, may bumangga sa gate ng bahay ni Hector, at mabilis na pinabagsak ni Matt ang mga gwardya. Samantala, sa may balcony, binabantayan ng dalawang tauhan ni Hector ang mga galaw ni Matt. Saktong paglabas ni Ashley at Sarah at tinawag si Matt, nabaril ng isa sa mga tauhan ni Hector si Matt. Mabuti na lang at nakasuot ng bulletproof vest si Matt at nagawa niyang talunin ang lalaki. Mabilis na nagtago si Matt sa mga punong kahoy upang maiwasan ang iba pang dumarating na mga tauhan ni Hector. Samantala, sina Ashley at Sarah, na nagtatangkang tumakas sa silid, ay hinarap ni Danny. Pinilit sila ni Danny na sumama sa kanya para puntahan si Hector. Bumalik kay Matt na sistematikong pinabagsak ang mga tauhan ni Hector sa labas. Gayunpaman, sa kalaunan ay natagpuan niya ang kanyang sarili na na-corner ni Danny. Hiniling ni Danny ang USB drive na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng mga krimen ng kanilang grupo, at pagkatapos ibigay ito, inutusan niya si Matt na sumama sa kanyang anak at apo. Pagkatapos, habang hinihingi ni Hector kay Danny ang USB drive, bigla siyang binaril ni Danny. Pagod na si Danny sa pagiging tauhan ni Hector, lalo na't ang USB drive ay naglalaman ng mahahalagang password ng bangko na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Nang malapit ng patayin ni Danny si Matt at ang kanyang pamilya, biglang may bumaril sa kanya sa ulo. Ang responsable sa pagbaril ni Danny ay ang pinuno ng CIA na dumating kasama ang kanyang kinatawan. Hiniling ng CIA chief kay Matt na ibigay sa kanya ang orihinal na USB drive, alam niyang walang pakialam si Matt tungkol dito. Nang sa wakas ay nakuha niya ang orihinal na USB drive, hindi inaasahang binaril ng CIA chief ang kanyang deputy. Matagal na palang alam ng CIA chairman ang pakikipagsabuatan ng kanyang deputy sa grupo ni Hector. Sabay-sabay na dumating ang isang opisyal na nakatatandang kapatid ng chairman ng CIA at humiling ng pakikipag-usap kay Matt. Ang opisyal ay nagpahayag ng kanyang pasasalamat kay Matt para sa pagbuwag sa grupo ni Hector at pagprotekta ng USB drive. Ibinunyag niya na tatakbo siya sa pagka-alkalde at makakalaban niya ang dating alkalde.
Sa USB drive may patunay din sa mga maling nagawa ng alkalde, kaya dapat lang ilantad ng opisyal ang nasa USB drive, at madali siyang manalo sa halalan. Dagdag pa ng opisyal, bilang pasasalamat, titiyakin niya ang magandang buhay para kay Matt at sa kanyang pamilya. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.